eh dapat po tayo maging maingat dito, no? So kausapin po natin sa kabilang linya. Nasa kabilang linya na po si Attorney Assis Perez, BFAR Director, para magbigay po ng konti kalinawan tungkol po dito sa isyong ito. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Okay. Attorney, ito ho ba yung unang pagkakataon na tayo po ay mag-e-explore ng Benham Rise? Ayan po yung una pong gagawin natin ngayon. Mm-hmm. For the first time po, ang gobyerno po ay kasabay ng pribadong sektor sa pagbubukas at pagde-develop po ng fisheries dyan sa Benham Rise. Oh, bakit ho ngayon lang ho? Ito ho ba ay nagbunga na rin ng dahil sa tensyon ng China at ang Pilipinas? Ba't hindi pa ho natin ito na-discover dati? Bagi po ito talaga ng programa po ng pamahalaan na dahan-dahan po nating dagdagan na de-develop yung ating po mga fishing areas. In fact, yung planning po namin ito, nag-start pa po last year nung pong ibinigay sa atin ng United Nations na itong lugar na ito ay sinuntod nila na bagi po ng ating continental shelf. Okay. So malinaw daw ho, base sa United Nations na atin itong Benham Rise. Apo, apo. At napatunayan na po ng ating mga maisda dyan na talaga pong makapal po yung isda dito sa lugar na ito. Mm-hmm. Bukod po sa isda, sinasabi nga po na may mga mineral at gas na maaari po nating ma-discover pa. O ito po yung tanging yaman ng Benham Rise. Eh, ano pa po ang pwede nating makita dito? Yun po, ano, yun po sa amin, sa sektor po kasi na nakatutok po kami doon sa mga isda, mga iba pang lamang dagat kagaya po ng corals at maaari pong kasi meron po ditong lugar na 35 meters lang po ang lalim eh na sa tingin po namin pwede meron pa po ditong mga iba pang mga shellfish na pwede nating ma-export din. Mm-hmm. Okay. Pero sir, base na rin po sa ibang mga report, ito na rin po ay kahit papaano may kaugnayan dun sa tensyon sa pagitan po ng dalawang bansa sa nararanasan po ng mga mangingisda sa Ayungin Shoal. Hindi ho ba? Siguro po dapat tingnan po natin magkahiwalay, ano? Dahil ito pong ginagawa natin expansion, hindi po alternatibo. Iba po kasi yung alternatibo, ang ibig sabihin po ng alternatibo, alis po tayo sa isa, ilipat po tayo. Ito po talaga pagdadagdag. So pagkat alam po ninyo, mga Pilipino, di kasi pong malakas ang loob natin ng explore yung dagat. Mm-hmm. And so napakasayang po naman ng resources na ito. Ito po ang kabuuan pong lugar ng Benham Rise ay nasa 13 million hectares po ito eh. Mm-hmm. At kung atin po ito magagamit at makapakinabangan po ng ating mga mamamaya, napakalaki pong resources ang pwede makuha dito. Oo. Pero attorney, pasensya ka na ha. Pero pagka sinabi mong hindi naman to alternatibo, bakit ngayon lang? The timing isn't perfect? Natataon na may problema tayo sa Ayungin Shoal, tsaka lang natin i-explore? Hindi po, kasi po, ang exploration po kasi ng fisheries resources depende po sa panahon. Mm-hmm. Nakabase po kasi tayo sa weather eh. So ang programa po ng BFAR kasi nakabase po sa friendliness ng weather. At nagkataon po na ngayon pong buwang ito, ang tama pong panahon para explore ito. Mm-hmm. Alright. So ano ho ang sinasabi ho natin sa mga mangingisda? O dito kayo pwede pumunta kung kayo ay nagkakaroon ng kung kayo ay kinakabahan sa tensyon sa China. Dito kayo mangisda. Hindi po ganoon sapagkat napakalayo po nito doon po sa nangyayaring tensyon. Mm-hmm. Hindi po natin po pwedeng palisin yung mga mangisda doon po sa lugar nila para palipatin dito dahil napakalayo po nito sa Palawan halimbawa. Ito po yung nasa dulo ng ibabaw ng Luzon eh. Mm-mm. So napakalayo po niya sa Palawan at hindi rin po ito yung site na malapit doon sa Baho de Masinloc. So this is really po a very different initiative po. Okay. So dapat maging malinaw ho yan ha, Attorney Perez. Wala ho itong kaugnayan sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Napakalayo. And this is also for exploration purposes. Kasi baka isipin ng ibang bansa dyan, ay sumusuko na ang Pilipinas, tignan mo, umaalis na sa Ayungin, lumilipat na sa may Benham Rise na napakalayo. Hindi po, tama po yung tanong po niyo. Hindi po at ang sagot po doon, tama po yung sinasabi niyo. Hindi po ito pagsusuko na anuman o paglipat, ito po yung pagdadagdag. Mm-hmm. Okay, so malinaw ho yan ha. Alright, on a different note, Director Assis, meron lang pong pinatatanong dito, no? Meron daw pong agreement signing ngayon
sa pagitan po ng BFAR at ng Philippine Crop Insurance Corporation para sa iisama yung fishing sector sa Development Insurance Program of the PCIC. Ano ho ba ito? Ngayon po kasi dati po ang fishing sector, hindi po siya kasama doon sa insurance coverage ng Philippine Crop Insurance. Ngayon po, isinama na po natin, meron pong directive sa amin, Secretary Pro si Alcala, last year na mag-develop po kami ng insurance coverage for our fishermen. At kanina lang po, nagpirmahan po kami ni President Joby Bernabe ng Philippine Crop Insurance Corporation para po makover na at ma-develop po namin yung program for covering our fishing sector po. Mm-hmm. So ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng mas malaking benepisyo dito yung mga mangingisda. Opo, malaki pong protection. Alam po ninyo, ang mga mangingisda po, kung bumabagyo po at may namatay, kung nakikinig po ako ng radio, pag may namatay po na 10, mga 3-5 po mangingisda. So kung mapansin po nyo, medyo naiwan po. At dahil high risk po kasi ang fishing, kukunti rin po talaga yung tumutulong, wala pong tumatanggap sa fishing sector na ma-insure. Kaya po kinakailangan yung gobyerno na po ang mag-provide ng programa para sa kanilang insurance coverage. Ay, di maganda pong balita yan kasi palapit na po ang panahon ng tag-ulan. Sa mga susunod po na buwan, alam naman po natin na nagkakaroon ng pagkalugi, napakalaking pagkalugi ang mga mangingisda pag dumadating po yung malalakas na bagyo. So, can you expound a little bit further, attorney? Kumari ako ay mangingisda o meron akong pamilyang mangingisda. How can I avail of that insurance? At ano ang coverage? May kaugnayan po ito sa inanunsan natin Fisher Folk Registration Program last week. Ano po? Ang plano po natin, kapag ang mangingisda po nakarehistro, lalo na po yung maliliit na mangingisda, automatic po, makukover po sila ng insurance for risk. So kasi, base po sa batas natin, kailangan po, ang mga mangingisda po ay may rehistro at lisensyado mangingisda. So ang plano po natin, kung ito po ay mabubuo po yung programa, once po na-rehistro o na-lisensyahan po yung mangingisda, automatically covered na po sila ng insurance coverage. Yung coverage po, gano'ng kalawak? If you cover po initially, nasa program development po kami, it is supposed to cover the life of our fishermen. Pangalawa po, we are also contemplating about covering their vessel or their boats, yung po mga pangkani nila. Para ito po kasi nagiging perennial problem po natin, pagka po pataas ng bagyo, nasira po yung mga pangka ng mga isda, hindi po sila kagad makapagbili ng bagong pangka dahil nga apektado po sila ng kalamidad. So, ang nangyayari po, lalo pong natatagalan bago sila makaahon. So ito po ang pagkakataon, no? Paraan natin para mangyari po na kung sa halimbawa tinamaan po yung mga mangingisda ng bagyo, nasira po yung mga pangkalak, makover naman po sila ng insurance coverage para bigla po makabangon po agad sila. Sino hong qualify dito? Mangingisda maliliit lamang ho o yung pwede mga negosyante na may maari ng mga fish pen? Dalawa po ang paano po yung malaki at maliit. So halimbawa po, yung pong mga maliliit, ang difference na po sa mga maliliit, meron po tayong iniisip na parang premium subsidy. At yung po namang malalaki, yun po yung walang premium subsidy. Okay, so sa ngayon po, agreement pa lamang ang meron kayo. Wala pa yung pinaka mga detalye, kung meron mang IRR dyan, wala pa hong mga ganon. Wala pa po, dahil ngayon lang po ito pinirmahan. At yun nga po, nakita po ng ating pamahalaan na napakahalaga po na i-cover yung mga mangingisda. So kailan ho ito mararamdaman ng mga mangingisda? Well, we hope na ma-time ho namin ito bago immediately, siguro po in 2-3 months, pwede na po namin itong implement. Dahil yun po namang initial fund ay meron na po. So ang ginagawa na lang po namin ngayon ay pinifresh up na lang po yung detalye ng programa. Mm-hmm. Okay. So hintayin ho namin yan ha, sir. Kung pwede, ma-fast track nyo ho yan. Kasi palapit na ho ang panahon ng tag-ulan. Hindi naman ho natin ipinagdadasal na magkaroon ng bagyo. Pero kung sakaling magkaroon po ng bagyo at hindi pa po nakaprepare yung ating mga maliliit na mga isda, nakakakaba ho yan. Wala ho tayong insurance. Tama po kayo. At kaya nga po binibilisan po natin at siguro kailangan ko rin pong ipaliwanag na matagal na po ito dapat ginawa. At nagkataon nga lang po na siyempre
ngayon po nakita natin talaga, no, kasi bago pa lang po naman kami yung Secretary Alcala, yun po yung mga marching orders sa atin nung magpupos Secretary Alcala. At yun po dapat natin na dahil nasa batas po yan. Okay. Sige po, Attorney, marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat, ma'am, at maraming salamat sa pag